ito ay isang napaka-ordinaryong timba. Hiniwan ng salamangkero ang orange at kinuha ang buto. Inilagay ito sa timba na naglalaman ng lupa. Iniunat niya ang kanyang mga braso at ipinikit ang mata at sinimula ng mahika. Ang binhi ay biglang sumibol at naging maliit na puno na ikinagulat ng lahat. Ang puno ng orange ay lumaki ng mabilis, nagbunga ito. Pumili ang salamangkero ng dalawang prutas at hinagis ito sa tagapanood. Ang panyo sa kahon ng babae ay biglang nawala. Ang panyo ay dinala ng dalawang paru-paro sa tabi ng puno. Ang lahat ay namangha sa pagganap ng salamangkero. Naging sikat din siya sa buong lungsod. Sinabi ng sheriff sa salamangkero, siya ay mahilig sa mahika. Kaya tinanong niya ito kung paano niya nagawang palabaysan ng prutas at paru-paro. Ngunit hindi niya ito sinabi sa kanya. Ang prinsipe ay dumating upang makita ang palabas. Inaniyayahan ng salamangkero ang isang voluntaryo sa entablado. Inirekomenda ng prinsipe ang kanyang mapapangasawa. Ang magandang babaeng ito ay ang kanyang unang pag-ibig. 15 taon na ang nakakaraan silang dalawa ay nagkakilala. Ngunit ngayon pareho silang dalawa na nagpanggap na hindi magkakilala. Tinakpan ng salamangkero ng balabal si Sophie. Ang kanyang imahe sa salamin ay tumawid. Isang babae ang biglang sumulpot sa likuran. Minaling ni Sophie ang kanyang paningin sa likuran, ngunit walang tao sa likuran. Ang tao sa salamin ay may hawak na espada at sinugod niya ito. Inilabas ng salamangkero ang kaluluwa mula sa salamin. Takot na takot si Sophie at halos himatayin. Ang prinsipe ay inisip na ang lahat ng ito ay isang ilusyon. Kaya inaniyayahan niya ito sa palasyo upang mag-perform. 15 taon na ang nakalipas, ang salamangkero ay anak lamang ng ordinaryong karpintero. Nakilala niya ang isang taong may talento at ipinasa sa kanya ang lahat ng kanyang mahika. Ang marangal na taong iyon ay nawala kasama ang puno. Inaral niya ang likas na regalo sa kanya. Naglagay siya ng itlog sa isang stick at hindi ito nahuhulog. Ang anak na babae ng prinsesa na si Sophie ay agad na napaibig sa salamangkero. Ang kanilang pagkakakilanlan ay masyadong malayo. Matindi ang pagtutol ng mga magulang ng magkabilang panig. Kaya lihim silang nagkikita at pumupunta sa maliit na bahay. Sinabi ng salamangkero, dadalhin niya si Sophie at magkasama silang tatakas. Siya ay gumawa ng isang kahoy na kwintas para kay Sophie. Ito ay nagpapalitan niyo sa puso at naglalaman ng larawan ni Sophie. Sa huli, pinilit pa rin silang paghiwalayin mula sa pagitan ng mayaman at mahirap. 15 taon na ang lumipas, ang kanilang pagmamahal ay nandoon pa rin. Ang salamangkero ay nagpunta sa palasyo upang gumanap. Gumuhit siya ng tao gamit ang kamay na may mahika. Ang lahat ay marangal na pumalakpak, ngunit ang mayabang na prinsipe. Ipinalagay ito ay dahil sa reaksyon ng kemikal. Sinabi ng salamangkero na bigyan mo ako ng tabak at gagawa ako ng mahika. At sinabi ang alamat ng tabak mula sa bato na kinuha ni Haring Arthur. Na hindi karapat-dapat at hindi makakayanang mailabas ito bilang hari. Himalang nakatayo sa lupa ang tabak. Ang ilang mga general ay ginamit ang kanilang buong lakas upang hugatin. Sa huli, iginuhit pa rin ng prinsipe ng korona ang kanyang espada. Pumalakpak ang lahat at binati siya. Ngunit sinabi ng prinsipe sa sheriff na huwag ng payagan na gumanap ang salamangkero. Sapagkat ang kanyang reputasyon ay nalampasan ng korona ng prinsipe. Nang gabing iyon si Sophie ay nagpunta sa bahay ng salamangkero. Inilabas nila ang kanilang pakiramdam sa isa't isa sa lumipas na 15 taon. Sa publiko nagpas siyang sumama ang kasintahan ng prinsipe upang tumakas. Ang tagpong ito ay nakita ng nasasakupan ng sheriff. Agad na ipinagbigay alam ng sheriff ito sa prinsipe at sinabi, ang iyong ulo ay natatakpan ng mga sungay. Galit na galit ang prinsipe kay Sophie. Ito ay lumabas na hindi mahal si Sophie at nais lamang nito. Hiramin ang katanyagan ni Sophie para sa trono sa politika lamang. Prangkari na sinabi ni Sophie ayaw niyang pakasalan ng tulad niya. Kaya sinampal siya ng prinsipe at malungkot na naghiwalay ang dalawa. Kinabukasan, natagpuan ng lahat ang katawan ni Sophie sa ilog. Nagmamadaling tumalon sa tubig ang salamangkero at niyakap si Sophie. Ngunit huli na ang lahat. Matapos ang pagsusuri, sinabi ng pulisya na sinaksak si Sophie ng isang espada. Personal na sinuri ng sheriff si Sophie at nalamang patay na ito. Sa mga gamit ni Sophie, natagpuan nila ang isang pulang hiyas. Pinagtibay ng salamangkero na ang prinsipe ang pumatay kay Sophie. Ang sheriff ay pumunta sa kwadra ng prinsipe. Nakita ang isang kumikinang na bagay sa pagsasaliksik. Ngunit bumalik ang prinsipe kaya't isinuko niya ang pagsisiyasat. Ang salamangkero ay natagpuan ng isang pangkat na makatutulong sa kanya upang makumpleto ang kanyang pinakabagong mahika. Mabilis na napuno ang teatro. Tinawag ng salamangkero ang isang nagsisilitang kaluluha. Ito ay ikinagulat ng lahat ng tao sa lungsod. Pagkatapos ay tinawag niya ang isang nawawalang bata. Inakala ng sheriff na ito ay isang cinematic lamang. Ngunit ang naging himala ay tinawag niya ang bata at naglakad ito sa ganap na katawan. Kaya't inaresto nila ang salamangkero upang tanungin. Sa labas ng istasyon ng pulisya ay nagtipo ng mga tao. Dahil gusto nilang ipatawag ng salamangkero ang kanilang mahal sa buhay. Ngunit nais pa rin arestuhin ng sheriff ang salamangkero dahil sa pandaraya.
Tumayo sa bintana ang salamangkero at sinabi sa lahat na ito ay isang ilusyon, kaya't ang lahat ay biglang nag-alisan, kaya't hindi siya nagawang arestuhin ng sheriff at mahatulon. Ang prinsipe ay nagkubli bilang isang ordinaryong tao upang makita ang palabas ng salamangkero. Iniunat ng salamangkero ang kanyang mga daliri, tinawag ang nawala na si Sophie sa harap ng madla. Sinabi niya sa lahat, ang mamamatay tao ay nandoon. Ang bawat isa ay tumuturo sa mamamatay tao na prinsipe. Lumitaw siya at dahan-dahang naglaho. Ang salamangkero ay labis na nalungkot at desperado. Ang pinuno ng pulisya ay siniyasat ang prinsipe. Sinabi ng prinsipe, ang salamangkero ay nagdidirekta sa mga tao na atikihin siya. Ang hepe ng pulisya ay kasama ang salamangkero. Pinayuhan niya ang salamangkero na sisihin ng prinsipe. Ngunit inihanda ng salamangkero ang lahat at ibinigay niya sa kanya ang buong kayamanan. Upang mapagpatuloy ng salamangkero ang pagtawag sa kaluluwa ni Sophie. Sinabi ni Sophie sa lahat, bago siya mamatay ay binalak niyang tumakas sa pagpatay ng prinsipe. Ang madla sa ibaba ay humagulhol sa korona ng prinsipe. Hindi pinansin ng pulisya ang mga tao at nagpatuloy silang hulihin ang salamangkero. Ngunit nang kanilang hawakan ito ay tumigos ang kamay nila sa kanya. Tumayo ang salamangkero at naglakad sa ambang espada at dahan-dahang nawala sa teatro. Ang sheriff ay natagpuan ng isang mapa ng kwintas ni Sophie sa mesa. Agad siyang nagpunta sa kwadra ng karuahe ng prinsipe. Natagpuan ng kwintas sa lupa na eksaktong katulad sa nasa guhit. Ang isang larawan ay nasa loob at ang isa ay nasa lupa katabi ng asul na hiyas. Kinuha ng nasasakupan ang espada ng prinsipe at inilagay ang asul na hiyas. Ang asul na hiyas ay kabilang sa prinsipe at kinilala ng ito ng pulisya. Ipinahatid niya ang sulat kasama ang espada sa kanyang kasama upang dalhin ito sa punong tanggapan ng gabi. Kinanap ng pinuno ng pulisya ang prinsipe upang harapin. Sinabi ng prinsipe, ang lahat ng ito ay pandaraya ng isang salamangkero. Dahil kinuha ng salamangkero ang kanyang tabak habang gumaganap sa palasyo. Nangako ang prinsipe sa hinaharap na ang pinuno ng pulisya ay magiging alkalde. Ngunit hawak pa rin ng sheriff ang prinsipyo. Gumamit ang prinsipe ng puwersa upang takutin siya. Ngunit sa oras na iyon ay nagpadala ang nakakataas ng hukbo upang habulin siya. Gusto niyang subukang baguhin ang lahat. Ang prinsipe ay nais na gumawa para sa kanyang bansa. Sa kasamaang palad, ang hukbo ay nasa labas na. Ang hari ay nasira at nagpas siyang magpatiwakal. Lumabas ang sheriff, mayroong isang bata na tumatawag sa kanya. Binigyan siya ng lihim na manuskrito ng Mandarin Magic. Sinabi ng bata na sinabi sa kanya ng salamangkero na gawin ito. Nalaman ng sheriff ang kwintas na nasa kanyang bulsa ay nawala. Ang silweta ng salamangkero ay lumitaw sa karamihan ng tao sa istasyon ng tren. Dahan-dahan pumasok ang salamangkero, at ang matalinong utak ng sheriff ay nagising. Lahat ay naiplano ng salamangkero. Ang totoo, nilagyan ni Sophie ng gayuma ang inumin ng prinsipe. Siya mismo ang nagtapo ng kwintas sa kwadra, upang lumika ng pagpatay upang masisi ang prinsipe. Si Sophie ay hindi patay, ito ay dahil sa pagganap ng salamangkero. Sa isang pagganap upang siyasatin ng sheriff ang kwadra, upang itulak ang prinsipe at magmukhang mamamatay tao. Hindi mapigilan ng sheriff ang tumawa ng malakas. Dahil siya ay humanga sa iskima ng salamangkero, sa oras na iyon, ang salamangkero ay bumalik sa kanayunan, upang masayang mabuhay kasama si Sophie. Wala nang makakapagpahiwalay sa kanila. Ang pelikulang ito ay tinawag na The Illusionist.